Hindi raw makikialam si Pangulong Duterte sa pagpili ng susunod na speaker ng Kamara. Ngayon pa lang, may mga nagtatanong ng may tumutunog ng mga pangalan kung sino ang susunod na magiging bagong speaker. Pero may lumutang pong kontrobersya tungkol sa umano'y pagbili ng boto sa mga mambabatas. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mismong si dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang nagsabing may nag-aalok daw na 500,000 hanggang 1,000,000 piso sa bawat kongresista kapalit ng kanilang boto para sa susunod na pinuno ng Kamara. Isa si Alvarez sa mga nagpayag ng interes na muling maupo bilang House Speaker. Merong nagbigay ng 500 no, para makakuha ng mga signatures of support. Pangalawa, sumagot naman yung kabilang kampo. Tigwa 1 million naman. So sabi ko nga, pag ganyan na yung labanan, eh medyo tabi muna tayo. Hindi natin kaya yan. At saka hindi rin maganda. May kondisyon daw na sa oras na matanggap na isang kongresista ang sinasabing pera mula sa isang speaker aspirant, kailangan itong pumirma sa isang manifesto of support. Gayunman, walang pinangalanan si Alvarez kung sino ang nag-aalok at kung sino mang tumanggap daw ng pera. Si Pampanga Representative Aurelio Gonzalez, na isa rin sa mga sinasabing gustong maging House Speaker, may narinig din daw tungkol sa sinasabi ni Alvarez. Gayunman, wala naman daw siyang nasaksihan na bayaran, pero hirit niya kung may usok, may apoy. Marami pong usap-usapan, lalo na sa floor, pagkwento-kwento. Halimbawa, may during the session, mayroong ganyan. Pero syempre, nakikinig ka lang. Pero hindi ko alam kung sino yung mga yan. Pero kung sinasabi nilang ganun, siguro malapit sa totoo yun. Bukod kina Alvarez at Gonzalez, contender din daw sa pagka-House Speaker si tagig Congressman-elect Alan Peter Cayetano, na kilalang malapit sa Pangulo at katandem niya noong 2016 presidential elections. Sa magkahiwalay naman pagkakataon, parehong sinabi ni Davao City Mayor Sara Duterte, sina Marinduque Representative Lord Velasco ng PDP Laban at late Congressman Martin Romualdez na magiging susunod na Speaker. Ayon sa Party List Coalition, nasa listahan din nila si Antique Congresswoman-elect Lauren Legarda. Sinusubukan pa namin kunan ng payag ang iba pang contender. Ngayong nanalo bilang kongresista ang anak ng Pangulo na si Paolo Duterte bilang kinatawan ng 1st District ng Davao City, nabuo ang mga tanong. Maaari kayang isa ring Duterte ang mamuno naman sa Kamara bilang House Speaker? Ang mensahe ni Pangulong Duterte sa anak, "If you run for the speakership, let me know. Kasi kung tatakbo ka, magre-resign ako. Kasi marami na tayo." Sino man ang maupong speaker ng Kamara ay magiging pang-apat na pinakamakapangyarihang opisyal ng gobyerno, sunod sa presidente, vice-presidente at Senate President. Sa tingin niya ni House Minority Leader Danilo Suarez, mahihirapan ang nakababatang Duterte sakaling balakin ito ang House Speakership. "I really doubt it if people will accept ang presidente ay si Pangulong Duterte at ang speaker anak mo. Medyo marami na magtataas ang kilay ng mga tao ro." Ilang minuto lang matapos ang pahayag ng Pangulo, sumagot si Congressman-elect Duterte sa Facebook account nito. Wala raw siyang sinabi na gusto niya maging speaker at mukhang may maling bulong daw na nakarating sa ama nito. Sabi pa ng Pangulo, hindi siya makikialam sa pagpili ng mga kongresista sa kanilang speaker, pero may mga kumausap na raw sa kanya tungkol dito. "Pagkatapos ng eleksyon, ang kumausap sa akin si Alvarez, though not directly. Tapos si Romualdez. During the campaign was Alan Peter Cayetano, si Lord Velasco. Yun lang ang dalawang kausap ko. At hindi ako nagbigay ng commitment." Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.